Hello guys, Kesan Veloso ulit ito at welcome sa, actually hindi tayo maglalaro tayo ng game dito sa video na to. Actually, kaya ako nag-record ng video, vlog to bale. Bala ko lang mag-review ng isang bagay na binili ko sa Shopee 10/10 sale. Kasi naganap ako ng ibang nag-review ng item na to sa dito sa YouTube, wala eh. Kahit nga sa internet, wala pang gumawa ng written review tungkol dito eh. Pero anyway, ang i-review ko sa inyo ngayon, dapat unboxing eh. Kaya lang in-unbox ko na ng maaga eh. Bali, ang ipipresent ko lang sa inyo ngayon, ito. Yung nabibili sa Shopee or sa Lazada na bootleg ng Harry Potter na illustrated editions. Alam niyo siyang bootleg siya kasi tingnan niyo yung title, yung logo hindi siya embossed or hindi siya glittery. Yung Chamber of Secrets dapat foil na pula, pero regular foil lang. Tapos yung ito, yung Prisoner of Azkaban, dapat foil na green, hindi rin foil na green. Tapos ang kicker dito, kasama pa doon sa set yung itong Goblet of Fire. Kaya alam nyo yung bootleg siya kasi hindi tama eh. Kasi yung legit na Harry Potter na book set, itong tatlo lang. Yung tatlo lang na yan. Tapos, hiwalay mong bibilin itong Goblet of Fire. Tapos, maliban doon, teka. Ayan, pakita ko sa inyo. Itong bootleg copies na to, wala silang dust sleeve. Direktong pagbukas nyo, yung pages kagad, oh. Tapos, maliban doon, yung print, medyo hindi siya ganun kalinaw. Hindi siya ganun ka-crisp. Kaya alam niyo yung bootleg. Pero knowing na bootleg 'to, binili ko pa rin kasi gusto ko talaga magkaroon ng copy nitong illustrated edition kahit bootleg. Kasi ang reason ko kung kaya bumili ko kahit bootleg kasi yung original sobrang mahal eh. Yung unang tatlong books, pag binili nyo siya ng yung individually, yung original, ang presyo talaga is, naglalaro siya ng 1,700, pinakamura 1,700, pinakamahal 2,500. So, para lang sa isa yon kututusin, 4 to. So, 1,700 times 4, so teka. 20 halos 6,500 make it. Pero yung balik tayo sa online stores, sa Lazada at sa Shopee, meron din original copies. Yun nga, yung 3 book set, itong yung books 1 to 3, yung year 1 to 3. Merong actual book set na mabibili kayo na may kasama pang box. Na kumbaga, ito yung box set. Ang presyo nun, naglalaro sa 4,500 to 500. Ay, 4,500 to 5,000. Yun yung legit. Tapos yung itong Goblet of Fire, dahil siya yung pinakabago, ang legit niyan, naglalaro sa 2,000 to 2,500. Tapos, isa pa dito, alam nyong
alam nyong ano to eh. Alam nyong bootleg siya kasi itong unang tatlo, ano siya? Yan, yung Scholastica ang kinopya nila. Yan, yung Lightning Bolt font. Tsaka, pag ang title kasi, Sorcerer's Stone, ano yan? Yan yung American title. Kasi sa Bloomberg or yung UK version, ang title nung unang book is Philosopher's Stone. Tapos yung ito, yung pang font na yan, yung lightning bolt font, yan yung ginagamit dyan sa tatlong books tsaka dyan sa movie. Ano yan? Trademark yan nung Scholastica, yung nagproduce nung American version, yung US version. Yung ganitong font, yan yung parang napaka basic lang. Ano yan? Yan ang Bloomberg edition font. Ayan o. Tsaka dito sa baba, kita nakasulat o, Bloomberg. Bloomsbury. Itong tatlo, Scholastica. Kasi actually, alam nyong, pag tinignan nyo siya sa Shopee or sa Lazada, yung naka-picture talaga yung books. Kung hindi nyo alam kung ano itsura nung talagang title, yung itsura nung original, isipin nyo na legit siya. Pero yun nga dapat alam nyo yung itsura. So anyway, tignan natin yung loob naman. Tignan natin itong sa Philosopher's, kasi talaga Philosopher's Stone dapat eh. Pero sa Scholastica nga sabi ko, Sorcerer's Stone eh. Tapos yung lahat itong apat, isang kulay ng bookmark, pink. Mantalang dapat per book, iba-iba yan. Ito, dun sa mga original na nakikita ko sa reviews dito sa YouTube din, pula dapat yan eh. Ayan, mapusyaw yung kulay ng illustrations. Pasensya ko di masyado yung camera, yung phone ko kasi medyo 2017 model pa to eh. So, tingnan ako kung clear na sa inyo yan. Teka. Against the light kasi yung ilaw ko dito sa room ko eh. Tingnan nyo na lang kung clear. Pero sabihin, yan ang itsura ng loob nitong bootleg. At tapos, ito na Goblet of Fire. Medyo medyo faded din. Tsaka walang dust dust protector sleeve direkta. Parang cloth ang texture dapat ng loob eh. Hindi ganyan na yung illustration kaagad. Ayun din pink din yung bookmark. Glossy din yung print, yung papel, kaya lang alam yung halatang hindi siya original eh. Anyway, ayan.
ano naman, sige, isa pa. Buksan natin tong, ano, tong Chamber of Secrets. Decent naman yung prints. Para sa akin, decent yung prints. Kaya lang yun nga, hindi nga lang, kung ano kayo, kung hardcore collector kayo, or kung ano, kung ayaw nyo ng mga, ano, ayaw nyo ng illegal, ano, bootlegs, hindi kayo, ano, mataturn off talaga kayo. Pero para sa akin, okay na to. Kasi nga, sobrang mahal ng original eh. Although, kung hindi lang talaga, ano, kung hindi lang talaga expensive yung originals, talaga bibili ko. Bakit hindi? Eh, kasi ano eh, admitted Harry Potter fan naman talaga ako eh. Yun nga lang, hindi ako, ano, ayoko maging good guy. Ano ko, Harry Potter fan ako, pero gusto ko maging dark, gusto ko maging dark wizard, o kaya ano, Death Eater. hindi ako fan ng mga good guys eh. Anyway, last words na siguro. If ever interested kayo sa ganitong bootleg copy, tsaka ano, isa pa, hindi ko nga sure kung dito lang sa atin sa Pilipinas meron ito, kasi kahit nga sa mga ano, yung foreign, ano, yung mga nagre-review ng mga, yung mga ano, yung mga book reviewers na taga abroad, wala akong makitang ano nito eh. Wala makitang nag-review pa nito maliban sa akin so far. Sana mayroong iba ba, kasi nga hindi naman talaga ako ano, hindi naman talaga ako vlogger eh. Ano ko eh.